time mo, di ba, sinabi mo kanina, dito, after... Kasi 18 years, ABS na naman ako nag-work. So, how do you feel na... Masaya siya. Nakatungtong ka sa gym, eh. Masaya, kailangan na ng work. Siyempre naman, may anak na kami ni Meme. So, kailangan namin doble kayod para sa anak namin, mga anak namin. So, happy ako na may work ako from GMA News and Public Affairs. Yun, kila Sir Mikael, kila Miss Lay, kila Sir Rain. So, I'm happy na nabigyan nila ako ng chance to work. Uh-huh. Yung 2 to 3 days ko, naging 15 days. So, I'm happy na nadagdagan ng... Pero open ka pa for, you know, working with... Ano naman siya eh, I mean, yun nga, sabi nga ni Ms. Gladys Reyes kanina, wala naman ang network bar. So, kahit saan ka na mag-work ngayon, just to magbibigay, ano ka lang, pugay, magbibigay ng paalam ka lang ng maayos na mag-work po muna ako dito, pagkailangan ko, open po ko, or we, ano po ako bumalik, or sa anytime natatawag. Pero... Nalibago ka ba? Na parang, ay, kasi bagay kasi may mga hindi, pamilya mga stars. Hindi, naman sila. Kaya nga, nandito na hindi rin. Hindi naman yung... nanibago. Actually, nanibago ako kasi... Sa staff? Hindi siya. Nanibago ako kasi medyo matagal ako sa house. Nagpaalaga kami ng bingin na meme. So, nanibago ako mag-work ulit. Yung scheduling. Hindi ko naman alam kasi nga, syempre, pag tumatanggap ng work, parang medyo mas maikli lang yung work na... parang tinatanggap namin kasi nga siyempre nag-aalaga kami kay Bido. So yung 2 to 3 days, happy naman ako na nadagdagan. Pero looking forward ka pa na mas maraming project. Oo naman, looking forward ako. With, alam niyo naman ako, pag pinigyan ako ng role, gagawin ko naman yung lahat makakaya ko. Buong-buong puso yung bibigyan ko siya sa role, sa, para mabigyan ng justification yung sa character, para matuwa din siyempre. Yung sa management, para may work ulit ng mga. Parang audition pa rin siya. Eh. Ah, talaga. So yung 3 days mo, naging 15. Ha? Ayun, 3 days mo, naging 15. Naingit si ano? Si Jason, mas madami pa ako kay Jason kasi part siya na yung una talaga sa story ko. So, wala lang, natuwa lang ako sa katuwa. Natuwa naman ako. Alam nyo naman ako, basta ko sa aming trabaho, lalo na ngayon, may anak na kami, may kailangan namin. Mag-work, mag-work. Sa kabila kasi ang dami mo na rin nakatrabaho mo. No. Kay, dito si Ruru, first time. Mm-hmm. So, anong... Happy ako na alam mo yun. Siyempre yung mga kasabay ko na mga leading man, mga action star. Siyempre nandyan pa rin sila. And with the young ones, lalo na yun, katulad ni Ruru, I'm happy na nagiging, alam mo yun, hindi ko naman sinasabi na feel ko na tumatanda ako. Pero na-feel ko na at least I'm doing good with my work. Na sasama pa din sa mga, syempre, mga batang paangat na yung magpapatuloy nga ng industriya. And I'm happy na binibigyan pa rin nila ako ng tiwala na, binibigay pa rin sa akin yung tiwala na makakapagbigay ng magandang kalaban, magandang villain for the people. Pero bakit kailangan mag-stay ka lang sa bahay? But mas no, choice nyo ba yun? Or almost, ano, choice namin. Kasi, because, alagain ba? Or hindi naman alagain. Buka nga. Alaga ba ba? Ako na ihirapan. Napapagod na si... Kasi akala ko. Okay lang, okay lang. Alam mo na, okay lang yan. Paano ba? Hindi, we choose kasi... first son ko, so parang gusto ko ibigay yung... So talagang, ano kayo, focus and... Oh, focus, hands-on kami hands na parents. Lang, hands. So, ano na, mag-3 years old. Oh, okay. Kaya lang nga, pandemic kasi sa hindi sila lumalabas. Tapos nasanay kami na lumaki sa bahay. So, may kasambahay kami. Pero pag sobrang importante lang yung gagawin namin yung mga, yun saka lang namin siya pag may trabaho talaga kami kasabay. Lalo na nung iron heart siya, so... Medyo nagsabay-sabay kami ng mag-trabaho. Maraming ano yung diba? Alis. Kasi sa Cebu, saka ilumina sila ng taping. And then, ayun, wala. Tuwa lang po kami na talagang mag-alaga ng anak ko. Gusto ko bigay yung oras ko, saka yung panahon ko sa kanya. Na, ayun, siyempre hanggang malakas pa ako. Pero ngayon, hindi ba mahirap na iniwanan mo sila? Ngayon, nagpaalam naman ako na maayos. Umiyak na, ano, siyempre na bago na naman yung setup, umaalis-alis ka na eh. Nasasanay naman unti-unti. Pero as much as possible, we try our best na sana masama siya sa mga ibang work na hindi ganito kadami yung tao. Medyo mga event yung yun. Ano yung feeling ng tatay? Saya. Sobrang saya. Nagkaroon, hindi naman nagkaroon ng direksyon. May direksyon naman sa... May direksyon naman kahit yung bata ako. Kasi hindi naman ako yung nagsisimula ako. Pero ngayon ang mas ano lang, siguro yung pinagtatrabaho ko, nakikita ko lang na nabibigay ko yung
alam mo yun, may napupuntahan yung pinagtatrabahuhan ko. And nakakataba ng puso para sa akin. Nakikita ko na lalaki siya ng mabuting tao, lalaki siya na syempre may pagkain sa pagkanya, may tubig, mga kailangan nila, pang-aral, yes, yun. Yun lang, so yun lang yung feeling, hindi ko siya ma-explain kung ano ko. Pero kumusta kayo niya? Yung sa bahay. Sa bahay? Ah, kasi siyempre. Wala, laro ng laro. Oo, oh, laro ng laro lang kami. Laro, labas, laro, tulog, kain. Ayan, kung ano yung kailangan. Minsan, dinadala namin siya sa parang daycare center. Na first time namin na parang siyang preschool. Nagulat kami na parang pala siyang preschool. So, may training sila kung paano mag-socialize. Kasi mga bata ngayon, sanay lang sa house. Kasi nga, because of the pandemic. Oh, so, ngayon, nakalabas siya. Tinuturuan sila mag-interact with each other. Yun, nakakalaro, nakakatuwa. Na, yun na yung pinupuntahan ko. Hindi na gimikan, hindi na inuman. Nabago na. Pero plano nyo bang sundan pa uli? Now, siguro masasabi ko na kasi parang ngayon, bumabalik din siya sa work. Yes, focus muna kami sa work. So, now, pag-uusapan muna namin. Ako masasundan. Oo, pag-uusapan. Ay, kumustang in-law si Rini? Masaya po. Happy. Hindi ba natakot nung simula? Attitude? Hindi naman kasi 10, 12 years ago, nakasama ko sa Sir Rini, nagwawawa. Ano ba siya? Wawawin? Wawawin? Yung sa Channel 2, naka MTV show niya. Nakakikita at nakakasama ko na siya before nun. Ayun, kasi may dumadalo. Siyempre, at first matatakot ka. Hindi naman matatakot, may intimidate ka kasi napakalakas ang presensya ni Sir Rini. Lagi pag nakikita ako siya, sabi ko nga kay Mimi, isa siyang malaking inspirasyon para sa lahat ng, siyempre, ng lalaki na gusto magpundar o gusto maging successful sa buhay. Isa siya dun sa talagang tinitingala na. Pag nakikita ako siya, sabi ko ngayon, na-inspire ako na siyempre gagawin ko yung lahat ng makakaya ko para maibigay ko din sa inyo, saka sa anak ko, kung ano yung parang nagawa niya para sa inyo. So, yun, isa po sa malaking inspiration. Hindi ako natatakot na na-inspire ako more than that. Madami siyang advice na binibigay, siyempre. Madalas ka ba siyang nakakasama? Kung dumadalaw po kami siya minsan sa ano yun, sa Pagkakalera, minsan sa May Will Tower. Siyempre, kailangan pakita namin yung apo niya. Natutuwa siya, yun yung, hindi naman stress reliever niya, pero siyempre, ang mga lolo, lola, pag nakikita yung apo, doubly nga yung tuwan-tuwan na siya. Mas malaking gift sa apo. Oh, ay, mas malaking gift sa apo, siyempre. Ang daming binibigay ng aral at pagmamahal. Alam niyo naman si Guido, ang tao nga namin si Guido, na anak namin ni Meme, isa siyang superstar. Kasi lahat ng tao makita niya, parang nadodraw niya yung attention. Anong pinag-usapan niyo pag kayong dalawa na? Sino po? Ni Rini. Pag kami dalawa, siyempre, nagbibigay siya ng advice minsan na, yun nga, para ka na Meme, para ka na Guido, kung ano yung, ay, sorry po. Sorry. In general po kasi siya pag ano namin, siyempre, mas yung oras niya kasama si Guido. So, yun yung binibigay namin oras sa kanya. Kasi laging, siyempre, busy laging. So, kapag nandun kami, yun, in general, nandun siya, bibigay siya ng advice sa amin ni Meme, magbibigay ng pangaral, bibigay ng nakasiyahan kay Guido, kay Eli, yan yung panganay. So, ayun, na-happy na, alam mo yun, kahit sobrang busy niya, nabibigyan kami ng oras. Kasi, grabe, workaholic yun eh. Sobrang daming trabaho. So excited kayo na magbabalik siya sa excited po ako TV. Makita siya ulit sa TV. Yun, kasi medyo matagal na rin. Oo, makapagbigay siya ulit sa ating mga kababayan. Siyempre, sa panahon ngayon, lahat tayo na hindi tayo sa kanal, taabang na magpapasaya sa ating puso. Kada tanghali. Siyempre, dami natin pinagdadaan lahat. So, kailangan natin na kasi yan. Allowed ba kayong mag-guest sa kanya? Pwede po, yes kasi, po. Minsan po, pag, yun, dati, di ba, si Guido nung dumalaw ng birthday niya sa set, doon, sa Will Tower. Yun, pinapinasaya nila yung si Guido. So, I'm happy na kung ano man po yung request niya, siyempre, bibigay na. Pero kayo ni Meryl, kumusta? Masaya. Sobrang masaya kami. I mean, mas masaya ngayon kumpara dahil. Oo naman. Nag-iba na nang meron. Ano, may edad na or nag-bature na kami. Pero yung mukha hindi naman nag-bature.
Hindi naman tumatanda si Mem. Alam mo naman din ikaw. Kasi ganito na yung tsura ko kahit na nagsimula ka. Kaya hindi ka nagbabago eh. Hindi, obvious na masaya ka kaya. Sobrang saya po namin. Kasi, alam mo yun. Aside from the little boy, bibigyan kami ng oras. Lagi kami nag-date. Diba? Pag na-Instagram siya, ako wala naman. Napopost niya na lagi kami tumatakas sa mga oras na pwede kami tumakas para makapag-usap. Date pa rin. Lagi kami nag-date. Si Marisa, nakakausap niya. Ngayon po, hindi po masyado kasi hindi po po na baka busy po ata sa teleserye. Alam mo naman din yun. Kapag rumatsada na ng teleserye, hindi mahirap na din makausap. Pero buhang ganda na, puro showbiz royalty ang nakaharap ko pag... Sana ko na yan, sana ang susunod, bahala na siya. Basta ako bibigay ko lahat ng pangangailangan ko. No, no. Generous ba si V? Generous ba siya bilang lolo? Generous po siya. Sobrang bait po niya as a lolo, as a person. Siyempre, sobrang bait na sa mga kababayan natin. Oo, siyempre, sa ibang tao nga mas. Sobrang bait po. Wala po akong masasabing... Wala po akong masasabi. Alam mo yung inspiration ko siya eh. Because alam mo yun, siguro kung meron kang gustong maging pag medyo umedad ka na din, makapagbigay saya ka na sa tao. Not just... Siyempre, hindi lang naman sa financial na nakakapagbigay saya sa lahat ng mga nagtatrabaho para sa kanya. Pero sa mga manunood, kababayan natin, nakapagpatawa yan, natutulungan yan. Siyempre, hindi pa natin alam kung sino pa yung mga patago niyang tinutulungan. Siyempre, madami siya. Pero kayo hindi niya naman kailangan ng tulong. Kasi may impression si Meryl na hindi naman siya umasa sa tatay. Hindi naman may ganun talaga eh. Ever since po, eh. Parang yun din po ang tinuro kasi ni Sir Willie sa kanya na kung ano yung napagdaanan. Siyempre, napagdaanan din naman ni Meryl. And may work kami. Kaya nga. Ganun po ang hindi kayo. Kasi diba impression ng iba, sa yaman daw ni Willie. Hindi, ano si Meme? Sa dami ng ipapamana, hindi si niya na kailangan mag-work. Si Sir Willie din kasi kahit na sobrang dami ginagawa, hindi niya nakakalimutan ng pangaralan pa rin sa Meme. Naniniwala ako na kung ano yung sipag ni Meme nakuha niya sa tatay niya. So, ayun. Ang dami. Nakikita namin yung bata pa eh. Ha? Nakikita namin yung bata pa si Meme. Oo, siyempre. Nagtrabaho na siya eh. Alam niyo naman kaya, siya. Kaya, ilang taon na ba kayo? Kami ni Meme? Oo, mula nung... Four. Four years na. Four years. Teka muna, how bad are you in this ano?